Problema to. Pag binuksan ko ang mata ko, hindi na ako makatulog. Nasobra niya tao ng tulog kanina. Ayoko na. Hindi ko na kaya kumain. Mabuti pa si Doraemon. Nananaginip. Ako hindi makatulog. Wow! Ang ganda! Ang daming stars! Mabuti pa, mamasyal muna ako. Ibang klase. Ganito pala katahimik ang buong lungsod kapag natutulog ako. Ang gandang experience! Hoy, di ka si Ugi! Hi, Nobita. Ano ba tinitignan mo? Eto, naghahanap ako ng comet. Ha? Ng comet? Kaya lang wala pa akong makita hanggang ngayon eh. Mukhang mailap yata sila ngayong gabi. Ha? Bakit? Ah, nako, wala. Meron lang ako naalala. Sige, bye! Sige, ingat ha. Ano yung sinabi niya? Naghahanap siya ng comet? Napaka-weird talaga ni Tikisugi. Ah, ito? Nakita mo si Tikisugi? Oo, at ang sabi niya pa sa akin, nung tinatanong ko siya, naghahanap daw siya ng comet. Kung ganun pala, huli na siya. Ay, si Tikisugi! Hoy, Tikisugi! Halika, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Ganito kasi, alam mo, naintindihan ko ang nararamdaman mo, kaya lang nakadaan na kasi ang Halley's Comet eh. Oo! Tungkol ba sa comet? Hmm. Eh, hindi naman yung Halley's Comet ang hinahanap ko kagabi. Oh! Ha? Bakit mayroon pa bang ibang comet, ha? Oo naman, no. Oh! Maraming comet sa space, yung nga yung mapilang eh. Sa loob ng isang taon, inaasahan na mayroong comet na muling daraan. At siyempre, iba pa yun sa Halley's Comet. Alam ba ninyo, yung mga ibang comets, masyado silang maliit. Kahit nga malapit na sila sa Earth, hindi natin sila madaling makikita. Kaya nga kagabi, nagpaka-comet hunter ako eh. Comet hunter? Oo, yung comet hunter ay tao nakakadiskubri ng bagong comet. Kung ganon, posible talaga na makakakita ka ng comet, Tikisugi? Oo, kasi meron akong telescope. At kapag napatunayan ng Astronomical Observatory na nakadiskubri ka ng comet, ipapangalan nila yun mula sa'yo. Wow! Ang totoo nga, marami ng Japanese na sumikat. Katulad ni Honda, Ikitani, at marami pang iba. Ang dami mo talagang alam? Hindi naman. Talaga lang kasing mahilig ako magbasa ng books. Ha? Sige, mauna na kami, ha? Nagmukha kami mga engot ang dahil sa'yo! Oo nga, palibasa kasi napaka-engot mo! Ang hirap talaga maging isang taong walang alam gaya mo, Nobita! Oo nga, napaka-mangmang mo! Halika na ba! Iwan na natin ang batang yan na walang alam! Nakakainis talaga! Oo, maghanap na tayo ng comet! Doraemon! Doraemon! Anong problema? Gusto ko makadiscovery ng Nobita's comet! Ano bang pinagsasasabi mo? Imposible yan! Masyado maliit ang chance na makadiscovery ka ng comet! Kung meron man, maraming hirap ang pagdaraanan mo! Ang paraan kung paano tayo makakadiscovery ng isang comet! Huh? Gumawa tayo, tapos discovery natin yun! Ha? Gagawa? Anong ibig mo sabihin? Teka, saan nga pala gawa ang isang comet, Doraemon, ha? Ang alam ko, parang gawain mula sa isang maruming piraso ng yelo. Ganun ba? Maraming ganun sa loob ng rib! Kuha tayo! Heto na! Ito yung ice cream na binili ko kanina. Kaya lang nahulog sa buhangin, hindi ko na makain. Kaya pwede na natin itong ipadala sa outer space. Ikaw nang bahala, Doraemon! O, sige na nga. Outer Space Launcher! Teka, ano yan? Yan ba yung maglo-launch sa ice cream? Huwag ka na magreklamo. O, ilaunch na natin. Ilagay mo na yan dito. Oo. Handa ka na ba? Pero isang misteryo pa rin kung paano siya makakalis sa gravity field. Okay lang ba sa'yo kung iikot mo na yan ng 3 taon bago bumalik? Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, naaabot pa ng 3 taon bago yung makarating malapit sa orbit ng araw. Tapos, sa ganung paraan lang natin maobserbahan ng comet. Eh,
Ganun ba? Okay yun! Sa loob ng 3 taon, makikita rin natin ang Nobitas Comet! Ang galing! Kailangan ko na madiskubre agad to para mapakalam sa observatory! Ano yun? Saan patingin nga? Ah, alam ko na! Para kasi isang malaking vacuum ang outer space, kaya nag-evaporate ang ice drop na inilaunch natin! Ha? Pero bakit? Saka bakit yung Halley's Comet hindi naman nag-evaporate? Hindi mo yung pwede ikumpara doon. Alam mo kasi, Nobita, gawa sa kilo-kilometrong yelo ang Halley's Comet, kaya hindi yun matutunaw. Ha? Ano kaya kung bumili tayo ng 10 kilometrong bloke ng yelo? Meron ka bang alam na tindahan na nagbebenta ng ganon? Kaya nga, tigilan na natin to. Matulog na tayo. Hinadok na ako. Sinubita talaga, oh. Alam ko na! Ano na naman yun? Makinig ka, may maganda akong ideya. Hindi naman kailangan maging comet yun, di ba? Pag nakadiscovery tayo ng bagong star, papangalan sa atin yun. O, tapos? Kaya naisip ko, gumawa tayo ng moon number 2. Moon number 2? Ang bihira, ano na naman bang naisip ni Nobita? Doraemon, ano yun? Huh? Ah, maganda nga yung naisip mong yan. Naisip ko kasi okay lang naman siguro kahit maging 2 buwan ng Earth. Ang planet Mars nga, 2 buwan eh. At ang planet Saturn naman, 17 lahat ang satellites nila. Ang dami pala. O, nakita mo na? Maganda yung naisip kong ideya. Biruin mo yun. Isa pala akong henyo. Ang galing ko! Ano? Isa kang henyo? Nobita, tama na yan. Sa tingin ko, ayos na to. Hindi pwede. Kailangan mas malaki pa. Baka kasi mamaya, magalit na sa atin ang bundok na to. Kung maliit lang to, hindi natin to makikita mula sa Earth. Ilagay na lang natin to dito. Sa pamamagitan niyan, makakapag-orbit at makakapag-revolve na siya. Ang galing! Ano ba yung revolve? Makinig ka, ang moon umiikot yun sa paligid ng mundo at nangyayari yun sa loob ng 1 buwan. Yun ang tinatawag na revolution. Sige, i-launch na natin yan. Gloves na nakakapagpagaan sa mabibigat. Tara, ayusin na natin, Nobita. Ayan, nagawa na natin. Ang kailangan nalang gawin ay i-launch ang bagay na yan. Nobita, simula na ang countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Go! Launch! Ang galing, nagawa natin siyang i-launch. Halika na, obserbahan na natin siya sa kwarto mo. Nasaan na kaya yung ginawa natin buwan? Ayun siya! Nasa 5,000 meters ang altitude niya. Hindi kaya masyado namang mahina yung ginawa kong pagtapak sa pedal? Tingnan mo, yung Mount Fuji! Kinakabahan ako, ha! Huwag ka mag-alala, Nobita. Mahigit 3,000 meters lang ang taas ng Mount Fuji. Ganun ba yon? Tingnan mo, nasa may dagat na siya. Mukhang maayos naman ang lahat. Sandali lang. Kapag ganyan ang pagtakbo niya, posibleng nasa 5,000 meters pa rin ang altitude niya. Naku po, may problema! Natama siya sa Himalayan Mountain Range! Kailangan mailagay natin sa 10,000 meters ang altitude niya! Ayan, nasa 10,000 meters na! Naku po, gawin na lang natin ang 50,000 meters! Ay, salamat naman! Hindi maaari! Masyado na malayo, hindi na makita! Pero kailangan maging ganyan talaga siya kataas. Wala na bang ibang paraan? Paano mo siya maobserbahan kung gano'n siya kalayo? Oo, naalam ko na yan. Ang kaso nga lang. Alam ko na! Meron na ako naisip na paraan para dyan! Talaga to, Raymond? Oo, Nobita! Yay! Ano ba yan? Buwan ba yan? Hindi, no? Parang ang weird naman yan. Nagkataon kasi na nagkatagpo ang rotation ng buwan na to at ang rotation ng Earth. Yun ang dahilan kaya nandito siya at nakikita natin siya ngayon. Oo nga, pero hindi naman pwedeng maging buwan ang bagay na yan eh. Oo nga, hindi kami naniniwala sa sinasabi mo, Nobita.
Bubbles ka kasi. Uwi na kami. Eh, pero teka. Ay, ang boring naman dito. Kawawa naman. Sige, Nobita, uuwi na rin kami. Bye-bye. Teka lang, bakit? Ano ko naman, Doraemon? Nagbuha na naman ako katawa-tawa sa kanila. Nako, nakakainis ka talaga. Nako. Huwag ka nga magreklamo dyan. Ako naman ang nagtrabaho sa lahat ng ito, ah. Kahit sa na kasi ang mga ginagawa mo. Hindi, no. Kasalanan to ng gamit mo. Hindi ko kasalanan. Kung inayos mo ang pagsalanan. Kasalanan mo lahat. Bahala ka ngayon.